안녕하세요, 여러분. 구독자 여러분. Welcome back again to our 10 minutes Korean English class. 오늘의 주제는, today's topic is, tips on how to speak Korean fluently. 'Yun. So, ako ay matagal na po dito sa Korea. So, nung dati po, first time po na ako ay nag-aral ng Korean ay sa bahay lang po ako, sa totoo lang, sa bahay lang. And syempre 20 years ago yan noon. So wala pa yung mga damunha kyushil ba mga yon, or wala pa yung mag-aaral ka sa ano, sa school para matuto ka ng Korean. So, ako, natuto lang ako sa bahay. So, saka yung asawa ko dati, hindi rin siya makapagsalita, hindi siya marunong mag-English. So, syempre, nagkakapag-English siya, pero yung mga short words lang ba? Mga words lang. So, pagka nag-uusap kami, yan, body language, mga ganon. So, unang-una, kailangan yung manood ka ng mga videos or yung mga dramas, mga ganon. Tapos, makinig ka lang kasi little by little, di ba? Maiipon lahat yung mga naalala mo, yung mga words na napag-aralan mo ba, yung nasa utak mo ba, kasi hindi naman kasi instantly na ma-memorize mo lahat yung words na 100 words sa isang araw naman. Ewan ko lang kung matalino yung tao, pwedeng makamemorize ng 100 words a day. Pero sa akin, kailangan, let's say, 10 words a day. Una is 10 words a day. Tapos, pangalawa is, you have to be observant. Kailangan, yung nakikinig ka ba? Tapos, tingnan mo kung ano yung pinag-uusapan nila, ano yung sinasabi nila. Tapos, habang nakikinig ka, nagre-record sa utak mo. Kaya, medyo nakaka-pick up ka rin ng mga salita nila sa una, di ba? Tapos, pangatlo, yung mga narinig mo na mga expressions ganon. Pag nakipag-usap yung halimbawa yung asawa mo or yung kaibigan mo sa iyo, sagutin mo rin ng Korean. At miski mali yung sinasagot mo, okay lang yan kasi hindi naman lahat perfecto, 'di ba? Perfecto. So pagka pagka natututo tayo, unang-una yung mga bad words muna, yung mga pinag-aaralan, 'di ba? So 'yun. Pero hindi ko naman sinasabi na bad words yung una't-una mong matutunan, pero ibig kong sabihin yung mga madadali lang munang i-memorize or madadali mo nang i-memorize. Tapos pangapat, makinig ka rin ng mga Korean musics. May mga Korean musics, like hindi yung yung hip hop, yung or magbasa ka ng libro. Yan, magbasa ka ng libro. Libro na yung
storybook ng pangbata ba? Storybook ng pangbata. Yung Donghua Chek, ang ibig sabihin doon, Donghua Chek. Yan, Donghua Chek. Kasi pagka nagbabasa ka ng libro, diyan ka talaga natututo. Kasi sa akin noon, yung syempre, kailangan ko ring turuan yung mga anak ko ng Korean. So, nagbabasa talagang, binabasa ako yung Donghua Chek ng paulit-ulit. Yan. Tapos, kailangan din, basahin mo lang yung, halimbawa, syempre, sa una, yung medyo slow ka na magbasa. Pero, kailangan, basahin mo yun ng paulit-ulit. Basahin ng paulit-ulit hanggang sa mag-improve yung reading mo. Yan. Reading. Kailangan mag-practice ka ng reading. Kailangan magbasa ng libro na yung hindi mahahaba. Yung maiiksi lang. Yung pambata ba? Pambata. Yan. Isipin nyo na lang na ikayo ay bata. Nag-i-start pa sa yung talagang toddler ba? Hindi naman toddler. Yung parang nursery ba? Nursery yung age nyo. Kasi ganyan naman talaga sa una, di ba? Yung mga bata, hindi naman instantly na nakapagsalitong nung ipinanganak, di ba? So, kailangan muna yung mga words, yung mga letters, muna yung sinasabi ng mga bata, mga babies, di ba? Halimbawa, mama, mommy, daddy, mga ganun, di ba? So ganyan din tayo, mga elders, mga may edad. Kasi tawag dito yung sa una pa lang, kailangan mga 2 words, 3 words, mga ganon, hanggang sa dumadami yung knowledge mo sa knowledge or yung words na alam mo. Yun. Tapos, I think yun lang. Pero, sa akin kasi, hindi ko kasi hilig din yung magbasa. Sa totoo lang. Yung magbasa ng ano. Kasi destructive talaga yung utak ko pagdating sa basa eh. I hate reading talaga. So, yun. Pero, recommended din talaga na magbasa ng miski yung mga short stories, mga ganon. At, mga movies or dramas, mga K-dramas, mga ganon. So, yun lang po. Sa ating mga kababayan, next time, ang i-record ko din naman, ay i-video ko is tips on how to get a high score in TOEIC sa mga nag-aaral po sa Pilipinas. Okay? So, hanggang dito na lang po tayo. At sa mga may questions dyan, please visit my YouTube channel in hanyoung.com. Hanyoung.com. Hanyoung lang po tayo. So, ako po si Hanyoung sa YouTube channel, pero ang real name ko is Jenny. Yan, Jenny po ang pangalan ko dito. So, matagal na rin po ako dito sa Korea. So, mga 20 years na po. So, sa mga gustong mag-aral ng Korean, pasok lang po kayo sa aking YouTube channel at I'm sure na may matututunan kayo sa aking live stream at sa aking mga videos in the past. Okay, so hanggang dito lang po tayo. Bye-bye!